Hello, welcome to Madam PTV. So ito po yung ating reading para sa mga Scorpio. This is for January to February 2021 love reading. Of course, this is general love reading, so hindi ito magre-resonate sa lahat. So kunin mo lang yung magre-resonate sa'yo. If you're a cross-watcher, pwedeng maging ikaw ito at hindi si Scorpio. Also, we do have two more channel, which is the Virgo Philippines and the Unicorn Princess Tarot. If you are anong tawag dito, medyo seryosong tao and you would like to have a serious reading, feel free to check it out kasi medyo magiging freestyle tayo dito sa Madam PTV. Ayan, sinasabi ko lang para maging aware ka kung ano yung maririnig mo mamaya. Baka magulat ka. Hindi mo in-expect, parang tanga yung reader natin. So, kung gusto mo ng matino at maayos na reading dito sa dalawang channel na ito, feel free to check it out. So, start na natin. Ito yung side mo, ito yung side ng person mo. Pero syempre, pwede magkapalit-palit yung sitwasyon depende sa nangyayari sa'yo ngayon. Okay? Pwedeng ito yung maging side ng person mo and ito yung maging side mo. Okay? So, start tayo sa side nito. We have your Nine of Wands, Five of Cups, Page of Pentacles. So, pwedeng you are dealing with an Aries, Leo, Sag, Capricorn, Cancer, Scorpio, Pisces, and Aries, Leo, Sag, nasabi ko na ba yun? Nag-uulyanin na yata ako. And we have here Cancer, Scorpio, Pisces, Taurus, Virgo, Capricorn. Yan. Ewan ko kung napaulit-ulit ko. Pagpasensyahan niya na medyo inaatake tayo ng amnesia. No? Amnesia daw, di ba? Pero ayan, ituloy na natin. We have here deep regrets. Nararamdaman ko sobrang nalulungkot ka, nasasaktan ka sa mga nangyayari and sa mga ginawa mong action nitong mga nakaraan. Maaaring masyado ka nagpadalos-dalos, masyado kang parang hindi ka masyadong nag-isip, parang ganun. And nagpadalos-dalos ka, may mga words kang nasabi na feeling mo ay ikinaangat mo yon, pero ang totoo niya nakasakit ka and ngayon nagdudusa ka dahil ikaw yung nasasaktan. And we have here, maaaring hindi ka nasasaktan ha, maaaring nakasakit ka. Take what resonates ha, kasi yung iba dito may mga sinabi or may mga ginawa na maaaring nakasakit siya ng tao. And we have here Nine of Wands. So ano kukuha kong energy dito, it feels like you are already facing your fears. May mga kinatatakutan ka dito. May mga improvement kang ginagawa sa sarili mo. Like, maaaring concentrated ka ngayon dito sa goals, sa sarili mo. Deep inside, actually, for some of you really hurt. We have your heartbroken and wedding ring. So, pwedeng may marriage involved dito sa sitwasyon nyo. Okay? There's a lot of hurt and separation. And maaaring ikaw ito na umiiwas or nagtatago or hindi gumagawa ng action. And it feels like maaaring hindi ka nakikipag-communicate ng maayos dito sa person na ito. Bakit? Tingnan natin kung anong meron. We have here temperance. So, ito yung energy ng person mo. Like, ang nakukuha ko dito, still, this person is watching you. Okay, ito yung nakuha ko lang dito sa at the bottom of the deck, yung energy ng person mo. Still watching you, looking at your photos. Alam mo, you might be dealing with the person na parang ayan. You might be dealing with the person na parang ano, masyadong maraming responsibility. Maraming responsibilidad na kailangan niyang bawasan kasi medyo mabigat. There's a lot of love here, kaya lang pinipigilan niya. Okay? Bakit? Bakit ano? May connection sa inyong dalawa, kaya lang hindi niya rin alam bakit naputol. Maaaring meron siyang ginawa, or merong ditong pagtatalo na nangyari. And nakikita ko your person is currently asking why, bakit natapos. There's a lot of love pa naman with the Queen of Cups. Mahal ka na itong person na ito, kaya lang may mga bagay siyang pinipigilan or hindi sinasabi sa'yo. Okay? Maaaring tinatry mo kasi siyang iwasan or may pag-iwas dito. And, you know, I feel like trap. Okay? So, maaaring natatrap yung person mo ngayon sa kung nasan siya ngayon. Like, wala siyang magawang action, especially if you are blocking this person. Kasi, maaaring binablock mo siya eh. Okay? And we have here not today and karmic relationship. So, you might be dealing with the person na currently undergoing sa karma. So, dahil dyan, palakpakan natin yung person mo. Ayan. Kasi,
Maaaring tinatry niya makipag-communicate sa'yo, pero currently, nandito siya sa karma niya. Like, ang dami niya problema ngayon. Pwedeng karmic partner, karmic relationship, or kung hindi man, ay karma sa buhay niya. Kumbaga, sobrang down niya ngayon. Ang dami niyang pinagdadaanan. Diba? Dahil dyan, palakpakan ulit natin yung person mo. Bakit? Eh, sinaktan ka. Napakasama natin doon sa part na yun. Kontrabida tayo dito. Huwag na natin i-sugarcoat. Maaaring niloko ka nitong person ito, sinaktan ka nitong person ito, you're heartbroken, oh. Pwedeng you're married. Pwedeng may marriage involved. And ngayon, ang problema siya. Eh, di palakpakan natin siya. Sabi mo sa kanya, buti nga sa'yo. Nandyan ka na ngayon. Ewan ko sa'yo. Niloko mo ako noon. Oh, ngayon, ang taray mo, ikaw ang bida. Oh, we have your photograph. Hindi pala. Huwag ganun. Sabihin na natin, magulong palabas itong nangyayari sa inyo. Dati ikaw yung bida, ngayon kontrabida ka na. Yon. And we have here the Hammer Mask, the Phoenix, and photograph. So, merong pagtatago ng emotion dito. Meron dito yung umaalis. Okay, nagigets ko na. May toyo ka rin. Kasi yung ibang zodiac sign na kinukuha kung sino ba yung zodiac sign na yon, may toyo din yun eh. Pareho kayong may toyo. Magsama kayo para makabuo kayo ng ano, ng panibagong sausawan. Toyo na, tinoyo pa. Yan ang energy mo. Ang lakas ng toyo mo. Maaring nagising ka rin sa katotohanan ng mga panluloko niya sa'yo noon. And, ngayon ka tinoyo. Ngayon, kumbaga, dito lumabas yung energy na marami kang nalaman, marami kang ano, maaaring nakita mo yung picture, merong nilalike, or merong yung person mo is currently parang bumabalik sa kabataan, and ikaw naman, Wolverine, kumbaga lumabas yung tunay mong anyo, ayan. Ano nga sa'yo, may toyo ka. Oh, pero okay lang yun, kung may toyo ka, kung nilalayuan mo itong person na ito, eh, karapatan mo naman yan eh. Gusto mo yan. Dahil maaaring may tantrums, okay? Oh, we have your Ten of Wands. This is you. Na maaaring nilalayuan mo or binlock mo itong taong to. Vice versa. Pwedeng yung person mo rin, binlock ka. Pero yung question ng person mo is like, bakit? Anong meron? Bakit bigla kang lumayo? Ba't bigla kang umalis? Ba't bigla nagkaroon ng pagtatamlay? So, yung person mo, in return, meron siyang the golden mirror and sunglasses, nababaliktad ang sitwasyon ngayon. Dahil ikaw ang kontrabida, feeling ng person mo, aping-api siya. Anong nangyari? Ba't biglang naging ganun? Pero your person is still watching you, naghahanap siya ng lusot or butas kung paano kanya mako-communicate. Like kung may utang siya, kung may utang ka dito sa person na ito, babanggitin niya yun, magkaroon lang kayo communication, magkaroon lang ng clarity. Kasi sa isip niya ngayon, maaaring hindi mo na siya mahal. Okay, 'di ba? Nabaliktad kahit siya naman talaga yung may kasalanan kung bakit ka umiwas. Oh. Ganun na nangyayari dito. And we have here 5 of Wands and 5 of Cups. So ang daming pagbabago, pag-aaway, gulo, challenging. Yes, kumbaga nandito na kayo sa pelikula. Ito na yung main event. Nagkakaroon kayo ng gulo ngayon. Ito na yung pinakamasayang part. Syempre ito yung ano, yung mga tipong nag-aaway na yung mga kapitbahay nyo, pinag-uusapan yung istorya nyo, ganon, ganong level, kumbaga, kapanapanabik, ano na mangyayari sa mag-asawang ito, ganon. Tapos yung umaga pa lang, yung mga kapitbahay mo, nagwawalis na sa labas, nakikialam na, nakikirinig na, ano na nangyayari sa'yo, oh, pero okay lang yon. Kasi ayaw mo nang sikat ka. Sumikat sa chismis. Pero hindi ha. Honestly speaking, there's a lot of regrets, gulo, away, at sakit na nararamdaman ko sa energy nyo na ito. Kasi ang daming pagbabago dito sa inyo. Meron sa iba-iba sa inyo, magkalayo kayo, possible na magkalayo kayo. We have here the Fool and Justice. Yes, there's marriage, pagkakagulo, pwedeng yung isa kasi sa inyo may pagkalasinggero or may pagka-immature, masyadong padalos-dalos, naghahanap pa ng iba. And yung iba naman dito, hindi nakakapagsuot lagi ng pustiso, kaya ang return, eh yung person niya eh,
parang tinatamlayan na sa kanya, parang tipong ano ba yan, di naman kasi nagpapaganda o nag-aayos tong person ko, makapaghanap ng iba, yun ha. Pero wag mo seryosohin yung pustiso, yung iba kulang lang talaga sa toothbrush, mag-toothbrush ka ha, kasi maaaring yun yung nagiging mitsa ng relasyon nyo eh, namumblema ka ngayon, ikaw pa yung may ganang lumayo, eh, ikaw pala tumabaho yung hindi, sorry naman. So kung kailangan mo ng advice, yun yung unang advice ko sa'yo. Unang advice ko, mag-toothbrush ka. Oh, hindi ko nakasalanan kung bigla ka mag-face mask, ikaw yung mahimatay. O, sariling hinga mo na yan, ha? So we have here Queen of Pentacles, Eight of Cups, King of Swords, Three of Swords. You might be dealing with a Gemini, Libra, Aquarius, Taurus, Virgo, Capricorn energy. And Cancer, Scorpio, Pisces. So, nakikita ko dito is that nakukuha ko yung stability. In fairness naman sa'yo, dito sa huling energy nito, eh parang nakapag-toothbrush at nakapaligo ka naman dito. Kasi tinitignan-tignan ka ng person mo. Kaya lang might be yung person mo is currently in a third-party relationship. Pwedeng may person involved dito. Pero natitignan-tignan ka niya at nakikita niya yung pagbabago mo. Okay? Maaaring yung iba sa inyo meron ng ahas sa ulo. And I joke lang. Ano, medusa ang peg. Pero hindi, malaking pagbabago talaga pagdating sa'yo. Maaaring concentrated ka masyado sa growth mo physically. Pwede mayroon ka mga inaaral. So, maaaring mag-improve ka. Stability, I see stability. So, napakaganda pagdating sa iyong finances. So, nakukuha lahat yun ng person mo. Nakikita niya yon. May mga times na nagpapakyut siya. Pero maaaring hindi mo yung pinapansin kasi nakukuha ko na nilalayuan mo na itong person na ito. Looking forward ka na sa bago or sa mga positivity sa buhay mo. And in return, yung person mo naman is like, kung nasaan siya ngayon, eh, maaaring, teka lang, i-clarify natin. May gustong sabihin. What's with the King of Swords? Hindi ko ito kukunin. What's with the King of Swords? O, possible na malayo yung person mo and also, hindi siya ganun ka-open ha. Meron siya mga itinatago. Possible that you are dealing with your soulmate. And there's this new person na dumadating din naman sa person mo. Alamin natin, kasi chismosa tayo. Alamin natin kung ano itong new person na ito. Okay. Okay, someone from the past. Itong nakukuha kong energy ng person na dumadating dito. Ayan ha. I-chismis ko sa'yo. Yung person mo may someone from the past, bumabalik, maaari nagkaroon sila ng pag-aaway noon. And ngayon gustong bumalik, naghihintay, naghahanap lang o naghihintay lang na magkaroon ng pag-aaway between the two of you. Eh, ito na, nagkaroon na kayo ng away. Eh, possible na may ma-receive siyang message regarding from the past. Eh, ang ending yan, ikaw yung walang love life. Yung person mo, meron automatic may naghihintay sa kanya. And dahil dyan, eh, mag-toothbrush ka na lang muna. So, that's it for now, Scorpio. Thank you for watching. I hope you guys resonated. Please do like and subscribe to our channel, Madam PTV, and dun sa matitino nating channel, Virgo Philippines and Unicorn Princess Tarot. I love you all, guys, and bye-bye.